Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinimulan laban mo yan, subukan mo lahat ng pwede kahit pasutok sa buwan. Ang tunay na tagumpay ay di lang ganun agad makukuha sa isang itlap. Ituto na ang sarili mo at halika na sumugod sa bilis ng isang kidlat. Live na? Yon. Okay na ba? Live na? Yon. Magandang gabi! Sa inyo lahat! Ano bang oras na? 9:12 na sa Pilipinas! Yon. Kanto na na, mga kaibigan! So, hi po sa ating mga 4 viewers ngayong gabi na to. Woo! Medyo na tayo nawala dahil ano eh, busy ang mga admins. Busy ikaw! Busy ako, busy yung ating mga junior podcaster. Busy lahat, busy si admin si ano, si Direk Mochi dahil nagbabike na siya ngayon. May election, kaya busy ako. Oh, election, oh. Ano siya ngayon eh. Yeah, so magandang gabi sa ating lahat. So ngayon ay April 30. Yung katapusan na ng buwan, araw ng Sabado. 9:13 PM sa Pilipinas. So magandang gabi sa inyo lahat. Yon, so i-introduce ko muna ang ating panel bago ko introduce ang ating special guest. Ang dami natin, no. So bago ko i-introduce ang ating nakakalungkot. Eh mamaya habol si ano, si Mike D, pero ano, syempre si admin ano muna, si Direk Imochi-mochi muna ang ating ano, boy backup para sa ating podcast. Yon. Hey, sirbil naman diyan. Silip naman dyan. Face reveal. Yun. Ayaw. Yun. So, mamaya, pahabol si Mike D, ang ating, ano, the candyman. So, yun. Shout out kay, ano, kay Nicole Ramos. Yun. Join naman natin. Yun. Sabi niya, here. Yun. So, ano, taga muna. Bago natin i-introduce pala yung ating, ano, special guest. Wait muna. Meron tayong special na contest. Ngayon na ba yun, Admin Mochi? Baka hindi pa ngayon yun. Ngayon. Oh, ngayon na yun. So, may pa-contest ulit si Sir Glenn Gil ng ano. Uy. Yun. Na-miss ko to. Yung ating mga SFX na matitindi. Oh. May pa-contest ulit si Sir Glenn O'Mill, ang creator ng University of Speed. So, ito yung ating ano. Ito ating WebKom Nightlight na ano, na pinamimigay niya. Meron ba dyan picture, drawing? Ah, syempre. Ano, no? Bago natin ano, share natin ang ating mahiwagang bolang kristal. Sana tama ang may share ko dahil baka yung aking ano, maling screen ang may share. Ayan, nadali. Ayan, kita niya. Ayan. So, ipapakita natin ang ating, ano, ang ating nightlight na umiikot-ikot pa yan. Oha. Ayun, nakita pa. Si Momo cringe ba yun? Yan nga, oh.
Yun ah. Tick. Yan na. So makakapanalo po ang ano, top 2 senders. Top 2 na star senders ngayong gabi. So top 1 and top 2 na star senders ay makaka-receive ng tigisang WebKom Nightlight. Nakapa? Ito lang sa WebKom yan. May libreng na Nightlight. Ayan na, dumating na. I want a Nightlight. I want a party. I want a Nightlight. Oh, that is your name. What's up? Yeah. Yeah, what's up? Yan. Habang nagsasettle siya, no? Si Mike D, tutuloy ko lang yung ating ano, yung ating pa-contest. So ano, itong mga mananalo ng ano na to, ng nightlight na to ay makaka-receive ng ano, ng syempre na nightlight sa ano ba 'yan? Nabulol na ako. Dito kasi ako nakakapag-practice eh. Kakapinga muna ako. Yung mananalo mo na nightlight, syempre makaka-receive ng premyo. Ang gusto kong sabihin ay free ang ano, ang shipping. Yun, free ang shipping. Mahirap kasi pag binabasa eh, lalo ako nagugulo eh. Free ang shipping. Oh. Pero dapat sa Philippine address yung mananalo. So yung mga wala sa Pilipinas, huwag na kayo sumali. Ito lagi yung tanong sa karamihan sa Discord tuwing gabi. Pre, ano? Kumain ka na ba? Kumain na ako. Madami ako nakain ngayon. Kaso, alam mo naman, 11 na dito. Kaya... pati matagal na akong walang practice sa podcast, kaya nabubulo na naman ako. Ayan. So, pasensya na kayo mga kaibigan at ano, ang inyong admin ay lutang na naman. Bangag na naman. Yun. So, yan. Yan. So, ano? Mike D. Okay, yo! Okay ka na ba, Chan? Yes. Kakain pa lang daw, kung yun ang tanong. Nagkakain pa lang dyan. No? Oo. So, nagluto ako ng kanton. Literal. Kanton na literal yan. Ano ba yun? Lucky me, Payless, Mami. Siyempre yung big. Big Kanton. Ah. Big Kanton. Big yes. Kanton. Yun. Yes. Yan. Ano, magandang gabi sa ating guest, Sherwin Marcelo. Good evening, sir. Kamusta kayo? Yan. Hello ba? Okay naman. So, introduce ko na si sir. Si sir. Bago may introduce, may entry na kaagad sa Nightlight. Coming from El Fani Bailon. Wow, thank you so much. 40 stars lumilipad. Good evening, WebKom. Parang walang podcast last week, ah. Ayun, may kailangan magpaliwanag dahil sa tanong na yan. Kailangan magpaliwanag ng direct. Kasi po, birthday ni Mrs. Kaya wala yung ating host. Hindi. Related po. Oh, dapat kasi ang ano, itong podcast namin kay Sir Sherwin ay dapat last Saturday. Kaso, alam mo naman, long holiday dito kaya may pilutang kami. Pero yun, papakilala ko na yung ating special guest. Siya ang paborito na ating paboritong comedy slice of life WebKom series na SGK. Yun, walang iba. Hindi si Sher Mo Lang. Also no, ayun, si Sherwin Marcelo. Ayun. Hi sir, kamusta? Magandang okay gabi. Naman. Okay naman dito. Medyo kinakabahan. Kinakabahan, okay no. Oh, para hindi ka bahan si sir, tatanungin na agad natin ng question lagi dito ang tinatanong. Sir, single pa po ba kayo? Taken. Yan, yung ating ano, ating mga viewers unti-unti nang nababawasan. Dapat kasi hindi mo muna agad itinanong yung question. Ayun, si Nicole umalis na. Ayun, narito po pala. Yan, sabi ni Nicole, wag ka pong kabahan. Yeah. Siyempre, ano, yun. Words of encouragement. Ayun. Matanong ka lang, sir, meron ka na bang ano dito? Tribe sa WebKom? Baka mga katribe mo itong mga nanonood. Meron ka bang nasalihan na tribe o sa GC ka ano lang? Yun? Yung WebKom, nasan ba yung background natin? Kung nakikita mo yung background natin, merong mga logos dyan sa taas. Yun yung mga ano WebKom tribes natin. Meron tayong wolf, owl, hawk, python,
rabbit. Yeah, mga hayop 'yan, mga 'yan. mga hayop 'yung mga 'yan, oh. Lumeka. Bang hindi lang hayop diyan siguro 'yung ano, pero bang hindi hayop diyan. Lahat yata hayop. Wala. Yung gap hindi hayop, eh. Yung gap is tribe, 'yun lang 'yung hindi hayop. Mga hayop-hayop kasi 'yun. Ibang klaseng hayop yung mga yon, hayop sa ano, sa sipag, nakabaliktaran. Yon, so ano. Pero si yung mga tribe na yon, hindi ko siya alam. Bago lang sa akin yung ano, narinig yung tribe. Yung kasi mga tribe na yon, ano siya, binuo siya dati nung dating, hindi pala dating, current admin. Pinar ko na si Kotaro eh. Hindi na kasi siya active eh, nasa na ba si Kotaro? Siya kasi yung ano, nag-active. Oh, busy kasi sa Axie eh. Kaya ano eh, sabi ko dati eh. Siya kasi yung bumuo nun, bumuo siya ng iba't ibang tribes. Tapos yung intention ng tribe ay magkaroon ng parang mga grupo-grupo para alam mo yun, magkaroon ng parang mentor at apprentice sa pagko-comics. So meron tayong mga comic tribe, mga novel tribes, meron tayong mga animation. Animation, may voice. Yung mga Darna tribe natin. Mga dubbers. Mga dubbers. Meron tayong tribe na para sa mga ano 18 plus, rabbit tribe. Yes. Yun ang ano, yun yung pinaka-popular. Yung rabbit tribe yung pinaka-popular na tribe. Pero kailangan mo magpasa ng birth certificate doon dahil kailangan 18 plus ka mag-customer. Yan. Kung ano, kung meron dyan ano, open na na slot sa tribes sa invite ko lang ang ating special na guest dahil ano siya, tribeless siya ngayon, tribeless. Mm-hmm. Wala namang ano decision bang yun, di kailangan kumain ng lapis ganun para makapasok. Mga dang tanong yan, dahil yung kasi mga tribe, depende yan eh, may iba't iba silang ano eh, pakulo eh. Ang alam ko sa rabbit tribe, kailangan mong maghubad, magpakita. Maghubad na. Alam ko nga sa Python, ano eh, pag lalaki, required na may giling sample. Tama. Giling sample. Shout out kay Feriol, kay Raymark, and sa kanilang Mama San, na si, ano, si Al Jane. Yung si Al Jane, si Mama San, ha? Naroon to si Nicolo, di ba presidente to? Wow. Oo, pero hindi siya yung manager eh, so. Ah, di ba siya? Oo, di pala siya yung manager, yun. Kaya yan. Ano ka lang, sir? Kung uhilig mo yung mga novels, so di sa novel ano ka, sa owl ka, uhilig mo naman yung mga comics, di marami dyan. May owl, ano ba yun? May hawk, may meron tayong croc, wolf. O marami. Python. Ano na, croc, python, meron tayong wolf. If you want to focus naman, sir, sa more on illustrating or illustrations lang, nandiyan ang Wildcats. Nandun sila Sir Kapu. Ayun, mga illustration lang. Kaya, ano lang interest mo? Pwede kang, para lang yan, ano, mga club-club sa school. And, yung pinakamaganda na bago ngayon is Fox Tribe na video animators. Mga animations na tinitira nila. Ayun. So, ano ba, sir, ang interest mo? Sa mga, ano, comics lang? O gusto mong, sa mga novel? Parang interesting kaya nung ano, nung sa dubbing. Ayun. Dubber. Mm-hmm. Kailangan nating ano, sino bang presidente ng ano, si Momo siyempre. Oh, wala si Momo ngayon eh. Pwede nating ano, pag-usapan si Momo. Siya kasi yung ano, presidente ng ano ng Adarna tribe. Mm-hmm. Pag pumunta ka doon sa GC ng mga 'yon, lagi silang mayroong mga exercises ng ano, may attendance sila, which is dubbing. Kailangan mo mag-dub every day. Ano lang yun, mga short clip lang yata yun. Oo, mga short clip lang. Kimochi. Kimite. Ara-ara. Basically, lahat ng sound effects na favorite ni Admin Oyes. Ayun. Oo, yun yun. Yamete, mga ganun. Naririnig ko dun sa kanilang ano eh. Yun. So, ano, okay, so tuloy tayo sa ano questioning kay Sir about sa ano niya. Personal life and others. Saan ka nakatira, sir? Sa Pinas? Sa Bulacan. Yun, Bulacan. Sino mong taga Bulacan dito? Si Raymart Bayang. Sa Bulacan yun. Kamusta, sir, dyan sa Bulacan? Sa inyo? Magulo? Ano pa din?
lubakan okay pa rin. Ayan. Okay. Pa rin lubak, ganun. Lubakan. Baka ah, lubakan. Baka i-press na lang ng gata ko niya dito, ng governor dito. Gaya so, yung na... Hmm? Diyan kasarpe ng anak sa, ano, sa Bulacan. Tubong Bulacan talaga. Diyan kasama mo ngayon yung ano, family mo sa inyo. Mm-hmm. Oo. Yun. So, ano sir, ang ano, pinakakaabalahan mo dyan? Work o nag-aaral ka pa ba? Nag-work naman na. Tapos, yun lang naman. Tapos yung mga side, hindi naman ano, kumbaga yung mga passion project na kadayan nung podcast saka comics, ganyan. Ah, yun. Podcast. So, meron ka sir podcast sa ano, sa Spotify yan, no? Oo. Ah, yun. Available okay din sa mga, lahat mo siguro ng ano, platform. Hindi ko naman natitignan nyo ba, pero feeling ko nandun naman siguro yung kapag sinerge. Ah, okay. So, yung sir, ano, pag-usapan natin yung ano, yung podcast mo sa ano, sa Spotify. Ano sir yung ano, mga content nun? Ano yung karaniwang pinag-uusapan nyo dun sa podcast? Ano siya, kasi usually yung ginagawa, I mean, lagi pala, lahat ng episode ko is meron ako kinukuwang iba't ibang guests para, kasi sa, kung ako lang parang ano eh, ang monologue ko kasi magsalita, di parang boring. So, ginagawa ko, kumukuha ko ng mga guests, tapos kinukwento nila yung mga gusto lang ikwento. Kaya naging ano, share mo lang yung title. Kasi ano, so, kwento ko sila. So, anything under the sun yung ano, mga topics. Mm-hmm. Basta ano, wholesome. Dahil ano eh, wholesome. Balita ko kay Mike D, ano siya eh. Meron yata dati siya podcast yata sa ano, bilang nanay, at tumigil eh. Shout out sa lahat ng YouTube and lahat ng media overlords. Alam mo yung bahay niyo ko on red flag. Kunyata, ano ba, familiar ka ba sir sa ano, sa Spotify kung ano yung mga dapat o hindi dapat sabihin dun para maban ka? Parang may nakita ko sa terms and conditions saka sa mga parang rules na parang bawal yung mga profanity, tapos yung mga hate speech, tapos bullying, ganyan. Tapos, so ganyan. Ano, so Mike, alin yung pumasok dun? Pumasok ako. Considered kasi minsan pagka yung katotohanan, eh nakakasakit ng damdamin. Mm. Pina-flag nila as hate speech. Ah, hate speech. So pag ano, pagprangkahan ang ano, ang topic. O pagprangkahan, ano, may nasasaktan ang feelings. Ayun. Mm-hmm. Ah, okay. So ano 'yun? Parang may nagre-report o may algorithm na ano, nakaka-detect? Dumating sa point na ano, yung account ko inaabangan na ng ano, ng mga moderators. Mga siguro mga ano nila. Nag-start yan sa aking YouTube and then, ayun. But enough about me. Ah, ayun. Siyempre, si sir ang bida dito. Oh, siyempre. Ano yung pinaka-common? Mapasingit lang ng isa. Ano yung pinaka-common na topic sa podcast or yung pinaka-masaya na napapag-usapan? Akin ba? Yes, sa iyong podcast. Siguro kapag ano, yung... Kasi yung parang goal din kasi ng podcast is parang ano eh, makapag-share ng knowledge o kaya ng bagong kaalaman sa mga nakikinig. Like, kasi ganun yung mga nakapahinggan kong podcast dati kaya na-inspired din ako. Yung parang magkakaroon ka ng ano, bagong learnings kahit nakikinig ka lang. It's parang yun. Any particular topic like with Bo Sanchez, it's like... medyo spiritual, chingkitan, more on financial. Ano yung pinaka-common or pinaka-favorite mo na lang na pag-usapan? Favorite na lang na naging guest. Kasi ang dami kasi ano eh. Ang naging familiar kayo kay, ano, kay Miss Hazel Hernan na dubber. Siya yung nag-dub. Ang naging favorite ko kasi ano niya na dinab is si Shana nung ano. Shakugana Shana nung TV5 nung time na yun. Ah, okay. Shakugana Shana. Siya yung nag-dub. Okay, Shana. So, na ano ko siya, na i-guess ko siya. Though parang naging,
naging parang ambush yung ambush interview kasi ano. Medyo medyo ano siya eh. Medyo parang di, parang ano shy type siya. So parang okay. Di nila siguro ako ma-reject. Kaya kaya pumayag siya na mai-guest ganun. Kasi nasa gitna sila ng ano noon eh. Ng dubbing ano nila, dubbing session kasi nag-dub siya ng mga Korean drama. Paano mo siya in-approach? Ano siya? Nandun ka talaga sa lugar nila? Yung kung saan sila nagda-doubt, tapos nilapitan mo siya, tapos... Ganun ba yun? Sa ano? Facebook. Ah, sa Facebook? Akala ko, meron talaga lugar yun. Ah, okay. Sinugod sa bahay, ano? Hindi, ano? Sa akin, chinat ko sa Facebook. Tapos, edi... Okay. Sinin niya. Tapos, yun, tagal niya nag-reply siguro, ano? Nahihiya nga lang siya siguro, i-reject na parang, sino ba ito nag-shoot na ito? Ang random, stranger. Pero ang bait niya kasi kaya siguro pinagbigan niya ako. Yun, interesting. So, ano yung napag-usapan nyo doon mga about sa dubbing? Yun yung topic siguro ng ano nyo, ng podcast nyo. About sa dubbing, yung ano yung mga tips, mga ganun. Kung paano siya na, kung paano siya nag-apply, ganyan. Balik, kinimento lang niya yung naging ano niya, parang journey niya sa pag-dub. Tapos kung sino yung favorite niyang na-dub, ganun. Nabanggit niya. Siya nag-dub nung sa ano eh. Sa live action movie ng Rurouni Kenshin. Siya yung si ano doon. Yung pangalan nung kapartner niya. Kaori? Kaori ba? Si Kaori. Kaori, yan. Si Kaori. Ah, okay. Di ano sir, meron ka talagang interest sa ano sa mga dubbers. Dahil, di ba, na-mention mo kanina, interested kang sumali sa Adarna. Mm-hmm. Tapos may mga na-invite ka sa podcast mo ng mga ano, na dubber. Mm-hmm. So meron ano interested ka talaga mag-follow ng mga popular na dubbers, ganun. Mm-hmm. So may sample kayo ngayon, sir. Ayun, ayun na pa natin. Sample. Nag-dub ka rin, sir. Nag-dubbing din ng dubbing. It's a me, Mario. Hindi, mga ayun. Mga ganun. Galing. Kaya yung pagkay kay Luigi, ano? Ano yun? It's a me. Ano yun? Kay Mario pala yun. It's a me, Mario. Tapos kay Luigi. It's a me, Luigi. Parang mga ganun. Pero, fascinated ako sa mga, ano, sa mga dub talaga. Kaya, defender ako ng mga, ano eh. Mga mahilig ko sa anime. Lagi sinasabi na, ano, kadiri daw manood ng Tagalog dub na anime. Pero... hindi kaya. Okay naman. Okay kaya. Okay naman. Mas prefer ko nga siyang panoorin ng Tagalog eh. Oo. Fan ako ng ano, ng mga ganun, Tagalog dub. Lalo na yung mga ano pa, yung sinaunang 90s pa. Mas magaling talaga yung ano, mga dubbers dati. Sina Michael sila B. Din yung, sila din yung mga nag-voice actor sa mga ano eh, sa mga dula sa radyo, kaya mga batikan talaga yung ano nila, mga dubbers noong mga 90s. Lalo na sa napansin ko lang, ano, sa dami ng dubbers na ng animation or ng anime na dinub sa Pilipinas, parang wala yata tayong napanood na nagdub ng hentai. Ayun na! Calling, ano, calling a darn tribe. Maaga pa pala, maaga pa. Wala pang, ano, wala pang 12. Sorry, sorry. Mata. Gising pa mga kids. Eto, pasingin lang din isa. Eto, speaking dun sa location ng tanong mo kay Sir kanina, shout out daw sa mga taga Malolos coming from Raymart Bayang. Nag-react kasi kanina nung ano, pinansin natin yung Python. Eto, naglabasan yung mga ahas dito kay Renz Kenneth, kay Art Delata. Ayan. And grabe daw ako, sabi ni Nicole. Ayan, nasa Bulacan daw siya ngayon. Wow. Yun. And magandang gabi kay Danica Bautista na tinag yung page ni Sir. And lovely evening kay Abby Boqueron. And kay Sir Kapo Max na hindi daw na late. Yes! Habol na habol siya. Ayun! Let's go! Ayan, ito. Pa-shout out po. Crush ko po yan si Sher Mo Lang. Ayan, Sir. Congratulations is coming from Danica Bautista. Danica Bautista. Girlfriend. Kilala mo? Oh! Hello, matay! Ayun na. Si alam mo nang gagawin. Ano? Pakiatin mo na. Alam?
Mamaya pa private message ni Mochi. Ayun. So yun ah, shout out po kay ano, kay Miss Danica Bautista. Hello, hello po. Ayun. Oh, shout out po daw siya, sabi niya. Shout out kay ano, kay Danica Bautista. Yeah. Number one ano kaya? Number one fan. Shout out. Ayun. Mamaya pihinga ka namin ng message para sa kanya sa pahuling part ng ano. Siyempre, kakantahan mo sa mamaya eh. Ng ano mo eh. Mga hangga natin dito. Kaya yun. Ikaw ba yung nag-kiss Mochi o yung SFX lang? Sound effect lang. Sound effect. May sipo na ako ngayon. Okay, so, usapang ano pa rin, na podcasting pa din. So, ano ba sir, tips na may ibibigay mo? Halimbawa, may isang ano dito, member ng WebKom, gustong mag-podcast sa Spotify. Paano ba siya magsisimula? Paano ba yung podcasting sa Spotify? Pwedeng kahit sino mag-start doon? O kailangan bang approval muna? Ano sir, yung ano, idea nyo doon? Ano naman, madali na siya kasi yung parang ang tawag sa ganun, meron kasing ano, merong app or sa website na ang pangalan niya is anchor.fm ata. Para sa anchor siya. So, yun yung para siyang, yun yung, hindi ko ang tawag, ganun term, pero yun yung ano tawag dito. Doon ko mag-upload, tapos si anchor, siya na bahala mag-distribute sa lahat ng podcasting site like Apple Podcast, Google Podcast, okay. Ganyan. So, kung gusto nila mag-start ng podcast, yun, download nila yung app na Anchor. Then, dun, pwede ka na mag, actually, pwede ka na mag-record dun sa Anchor eh. Tapos, siguro bumili lang ng ano, ng mic na, kahit ano nga, kahit ganito nga lang na ano eh, headphones na may mic. Headphones. Pwede na. Oh, malinaw, malinaw yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, okay. So, tapos, pwede palang, kasi, continue sir, so, sorry, continue sir. Ayun. Tapos, umisip lang sila siguro ng ano nila, ng kung ano yung topic or concept ng podcast na gusto nilang simulan. Like, kung ano yung niche, kanyari, kung mahilig sila sa anime. So, pwede silang gumawa ng anime podcast, mahilig sila sa books. Pwede silang mag-book team na podcast, ganun. Tapos, ayun lang, kapal lang ng mukha. Yun. So, ano siya? Pwede palang gawin natin, Mochi, yung podcast natin, convert natin sa audio file, tapos send dun. Kaso baka ma-flag. Baka ma-flag din. Pero ganun lang, talagang audio recording lang talaga siya. Dahil inisip ko kasi akala ko live podcast siya. Ano talaga siya? Ano pala siya? Recording siya na isa-send mo sa sinasabi niyo, sir. Upload. Yeah, interesting. So ano, sa mga gustong mag-podcast diyan, 'yan ano lang. Message lang si Sir para sa mga tips-tips. Meron pa ngayon ano eh. Sige, sorry. Sige Sir, continue Sir. Meron pa rin kasi ano ngayon eh na so do sa akin hindi gumagana siya pero may tinatawag na ano ngayon na bagong hindi naman siya bago. Podmetrics. Kapag gumamit siya ng Podmetrics, parang pwede nilang i-monetize yung podcast nila kasi si Podmetrics nagbibigay siya ng ano na para siyang affiliate marketing na kanyari inilagay mo sa description yung link ng let's say Shopee. Every time na maggamitin nila yung link mo, may makakuha ang cut sa ano sa kanila. Okay. Yan. So yan yung way para magkaroon ng ano kumita sa podcasting sa ano Spotify. Yun ay isang way. Okay. Hindi siya talaga sa Spotify talaga yung panggagaling yung pera. Kumbaga parang sa affiliate siya. Okay. So depende rin talaga yun sa mga syempre sa listeners mo sa podcast kanon. Doon saan hindi gumagana for niya eh. Kasi sinubukan ko gumawa ng sarili. Ay, follow nyo lang si Sir. Ayun. Pinalo kita, Sir. Ito lang eh. Yun. Share mo lang, ano. Share mo lang, ano. Spotify podcast. So, meron din ba siya sa ano? Meron ba sa YouTube Music? Meron din sigurong... Nandun din siya. Naka-upload naman siya sa YouTube. Pero di ko alam kung na pag sinerge mo siya sa YouTube Music, makikita siya. Ah, naka-upload din siya. Yun. So, ano.
Interesting. So yan, sa mga gustong magano, mag-podcast diyan. Okay, sa ano, yung sunod kong ano, mga questions. Ano to, sir? Mga slam book questions to. Ah. Parang ano to, parang kung alam mo yung quickie ni Hero. Pero ano yon, ito medyo wholesome to dahil ano eh. May quickie si Hero. May quickie questions. May quickie questions si Hero. Pero since wala si Hero, di pala si Hero. Si Momo. Si Momo. Ito si Hero yung nasabi ko. Ganito na ako. Si Momo. Ayun, may quickie question si Momo. Ito naman, ano, mga medyo wholesome. Yun. So, ano siya? Brag na naman ako eh. Kakapika uli ako. Wala ka babasahin dyan, Mike D? Oh, syempre. Ayan, ito. Dumadami na uli. Ito. Good evening kay Josh Nathaniel Lim. I believe isa siya sa officers ng Hawk Tribe. Magandang gabi sa iyo, sir. And shout-out kay shout-out Sir Sherwin coming from John Galvez. Crush ko po. Yan, sabi niya. Dami naman may crush akin. Okay, ko lang nalaman yun. And Hearty Eyes, tatlo, coming from Danny Cabautista. Si John Galvez, ano ko yan? Tropa ko yan. Oh, yan. Shout out. Hi sir. Hi John. Hi sir John. Oh, akit ka naman. No. Teka, bakit pa ako naghahanap kaya ta kapatid naman ng mga paaakyatin ngayon? Dahil siyempre yan eh, kakaunti tayo ngayon eh, dapat ano. Minsan lang daw siya mag-interview. Kaya gusto niya sulitin, i-interview yung lahat. I-interview ko lahat. Oh. Very nice. Man. Tapos may kasabay ka, the more, the many year. Oh, the more, the many year. Oh, hindi the many year, the many year. Oh, syempre. Legit yun, legit. Legit yun, legit. Okay, so slam book questions. Ano lang, sir, to? Mike, silang naman to eh. Mm-hmm. So, ready ka na ba, sir? Ano lang naman to eh, mga pang-kinder lang questions to eh. ready ka na ba, sir? Yun. Game. Ready ka na, sir? Game. Ito, napaka-hirap na ito. Favorite color, sir? Pink. Favorite food? Burger. Favorite movie? 5 centimeters per second. Favorite place? Kwarto. Favorite superhero? Superhero, Spider-Man. Spider-Man. Favorite villain? Wala ako masyadong kilala ng villain. Thanos na lang siguro. Thanos, yun. Pwede. Favorite Pinoy comics character? Si... Ewan ko kung familiar pa, napatagal lang ito eh. Si Kenji. Kenji, yun. Sa Panic Comics. Alam ko yun. Favorite anime? Jigoku Shoujo. Yun. Favorite manga? Wait lang. Dami. Pero ang top of my head, High School Girl. High School Girl, okay. Favorite video game? Legend of Zelda, Wind Waker. Oh, ganda yun. Favorite person in history? History? Jay Rizal, yo! Majoha! Okay. Jay Rizal coming along with Andy B. Favorite person in history, siguro, Vince McMahon. Ayun. Basta nasa history. Oo, oh, yun eh. Basta kahit na, yung kahapon lang, history na rin yun eh. Ano sir, introvert ka ba or extrovert? Introvert. Pero yun. Extrovert kapag kasama ko yung mga kaibigan ko, mga barkada ko. Kaya yung girlfriend ko. Yun. Same yun. Favorite subject sa school? siguro Filipino. Filipino, yan. Kung bibigyan ka sir ng superpowers, ano yun? At bakit? Teleport. Bakit sir? Para makapunta ako sa kahit saan. Sa bangko. Nang hindi... Sarap ng safe ng video.
Napakahanda nun. Pag ihihi ka, teleports, ihihi ka lang. Yun, saalis ka na uli. Oh, lagi pa naman akong inaabutan ng sakitan sa tabas. Kaya dun kailangan ko ng teleport eh. Yung traffic sa NLEX, ganyan. Oh, hindi ko na rin sir kailangan mag-bus nun. Experience na ulit eh. Ayan. So, yeah. Sunod, favorite webcom series maliban sa series mo? Four of Us. Four of Us, yo, syempre. At kung magiging comics character ka, sino at bakit? Siguro ano, sino kaya? Kahit, ano, kahit foreign, Filipino, comics character. Ang gara naman, wait lang ako maisip. Madami kasi magpipili yan. siguro sa ano lang, si Eren. Eren, yun. Eren Yuga. At lastly, crush na webcom creator. Naku, nanonood yata sa... Ito. For safety purposes, yung tribe leader ng Adarna is nagpadala ng isang additional question. So, in lieu of the previous one, siguro maganda ito yung maging replacement na tanong. Ano yung favorite gawin sa quart? Ayun, yun lang. Maglaro ng ano, Nintendo Switch. Ayun. Ayun. Maglaro ng ano, ng Switch, yung Switch up, Switch down, ng ano. Nintendo Switch. Teka, up, down, 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 left, right, left. Right. Meron din ako dito ng Switch, oh. Nalaro-laro ko 'yan, alam mo. Oh, ha. Pero 'yan. Yun, nice. Okay. So yung crush na webcom creator, ano muna, pass muna sir o ano? Pinalta na nga eh. Nung, pinalta na ba? Gawain sa kwari. Ulan mo kilala kilali. Ayun. And nice. Oh, palapa ka naman sir. Ito lang na, dapat mo ano, sir na nanonood si, ano, si Miss Danica Bautista. Yan, palakpakan kay sir. Wala ba ko dyan mga kamay? Woo! Okay, kailangan pa natin maghanap ng mga slambok dahil mukhang bitin si sir eh, sa mga questions eh. Lights on or lights off? Eh, ano na yon, mga momo na yon. Ah, mga pala. Ayun. Gabi na yung mga ganun. No, pati ano yon, signature na question ni momo yan. Huwag natin ano yun. Dapat si momo talaga yung magtanong nun para medyo mano. Opening question yun. Or lights off yun. Ano sir yun? opening question. Opening question. Yan yung pang ano niya eh. Signature na opening question ni Momo Cringe. Yes. Maliit yung cambio ng Nintendo Switch. Oh, sir, ano? Mike Lee, baka gusto mo mag-catch up sa mga ano. Mukhang dumami na yung ano eh. Mahilig pala itong mga to sa ano eh. Saan? Mahilig sa slambok. Meron na ba sila mga ano? Bagong... Actually, yun nga eh. The last one sa ating comment section was yung ating itinanong na replacement. Ayun. Replacement. So, favorite gawin sa kwarto. And ito lang, wash out Lodi, coming from Bird Ogaigna, Bird Santiago. Hi, sir. Barkada ko yun, barkada. Barkada, yun. Tropa-tropa na tayo, sir. Yun. Yun. So, paalala ko lang sa mga ano, bagong join sa podcast, meron tayong contest. May pa-contest si Sir Glenn Umil na Webcom Nightlight. So, ano, sa mga magse-send na stars dyan, ang pinakamadami yung nag-send na stars, yung top 1 at top 2 ay makaka-receive ng free ano shipping na Webcom Nightlight. So, reminder ko lang sa mga bagong pasok sa ating podcast. Yun! Great! And sir, so may mga ilang taong question kagaya ng ano, meron ka sir ano, mga hobbies pa maliban sa ano, sa pagko-comics? Nagsusulat din ng kanta dati. Tapos bala ko nga this year is mag kahit magpangit yung boss ko, mag-record ng isang kanta din i-upload din sa Spotify or ganyan. Naghanap lang ako ng siguro malapit na studio or ng ano, ng timing na talaga na ano,
eh feeling parang magkalaki doon ulit after election, so parang mamumove siya, pero keri lang yun yung mga parang gusto kong gawin, idagdag sa mga gusto kong gawin. Then gusto ko din magano eh mag ano sa mag-aral ng photography. So ano sir, sa ano, sa pagko-compose ng song, ano sir, nagkikitara ka? Nagkikitara ka din? Ah, yun. So doon ka nakakaisip ng ano, ng inyong mga composition. Yun. Baka may sample ka dyan, sir. Wala ba sample dyan? O susulatin mo pa? Tagal na kasi wala siya akong ano eh. Pero, ano, nakabad ako kunin gitara. Sige, ano na, next time, ano. Hindi kasi sir eh, yun. Hindi ako prepared. Napaka-ambush yung question natin na gano'n eh. Yan. So ano, yung malupit na ano. Saka baka mawala lahat ng viewers kapag kumanta na ako eh. Hindi naman, siya. Sabihin ano eh. Sabihin, ba't magkukwento lang, nag-gitara pa? Ah, hindi. Okay lang. Yung totoo ito mga viewers. Oh. Mahilig itong mga ito sa entertainment eh. Inaabangan nga na mga ito yung ano eh. Karoon kayong mamaya. Kaya ano, alam mo naman ito mga ito. Mahilig sa kantahan. Pero pag sila nag-guess, ayaw naman nilang kumanta. Masaya kaya kumanta? Ay, masaya ba kumanta? Kahit ano, mga Pinoy. Mga Pinoy, ano. Nakarating ako sa iba't ibang lugar. Mga Pinoy lang talaga yung walang ano, walang hiyahiya sa karaoke. Yun ay kapag may inom. Pag wala pang talab, eh. Ayun. Hindi ako maalam kumanta. Ganun yan. Pero pag naka, ano, naka-shot ng isa, yun na. Bigyan mo ng liquid courage. Good courage. Parang kakero lang. Bigyan ka ito ng tapang. Oh, yun na. Yun na. Kakero, bigyan mo ako ng tapang. Ano kaya ng mga batang 90s nung ano? Ginagawa mo hentai ang blow blink. Mga millennials. Iba palang tapang yung sinasabi ko. Okay. So ano, ano ba bang mga tanong ko? So pag-usapan naman natin sir ang ano, ang series natin, series mo, yung ano, yung SGK. So syempre naka-share screen na ako kanina pa. Okay. Ano tayo sa series natin? Sa series na sir, SGK. Ang unang tanong sir, bakit SGK? Ano kasi siya eh? Initiate siya ng ano, mga pangalan nung namin. Eh ano siya, inspired siya sa aming tatlo ng mga kaibigan ko nung college. Then hanggang sa parang lumaki na ng ano, nawala na siya ng meaning. Kasi ang meaning kasi niya is parang ano, sobrang gandang comics. Oh! SGK! Malapit na, no? Pinag-isipan, no? Hindi, actually, ano, kagabi pa ako hindi makatulog dahil iniisip ko same. SGK, eh. Okay, ano, paano kaya to? Mahirapan yata akong mag-host ito dahil hindi ko maulaan yung, ano, yung SGK. Pero yun na, sobrang gandang comics pala. Yun. So ano sir, to, ano ba to? Initials din ng mga kaibigan mo o? Oo. So Sherwin yung S, tama ba? Tapos yung G? Gio. Then Gio. Kiefer. Ah, Kiefer. Okay. Okay, ang galing. So kung titingnan natin yung ano, yung synopsis ni sir. So a four-panel situational comedy or sitcom of three guys in their late 20s and one hopeless romantic girl looking for out of this world romance. Tama so ito sa so, grammar. Oh tama, pero ano sir to? Itong romantic girl na to ay kaklase niyo din, parang inspired sa isa niyong kakilala. Hindi. Ano siya? Na sa may time na ano, na parang mas ano kasi talaga ako, mas prefer ko talaga mag-drawing ng babaeng character. So, dinagdag ko siya para may variety na ano, actually inspired siya kung kilala niyo si ano, si Jenny Kim. Jenny Black Kim. Blackpink. Ah, okay. Jenny Kim. Oh. So, Black question Pink. Siya. Ah, ito. Yung ano, yung kasi SGK tapos merong exclamation point.
yung exclamation point ba yung babae? Hindi. Wala lang. Ano lang. Kasi yung mga napapal ko kasing anime dati, may exclamation point. Kaya nilagay ko lang. Kanyari yung mga, ano mga anime ni ganun. Kanyari, Hayate the Combat Butler. May ano kasi yun eh. Mm-hmm. Yan yung first episode na ano, na talagang chicken scratch pa lang talaga na ano. Kasi, nung unang ginawa ko yan, talagang di pa, alam yun na ano, trip-trip lang. Na wala pa sa intention ko na gawin siyang as in parang weekly na comics. So talagang ginawa ko nga lang ata yun ng ano lang mga less than 30 minutes kasi ano na lang chicken scratch lang talaga. Wala siyang kung to compare sa mga later episode medyo important na. Also ano, I assume base talaga to sa mga ano siguro experiences nyo nung ano nung high school kagaya nung nakapulot ng pera. Tapos na supal-pal sa basketball. Ano ba to? Base sa tunay na yung nangyari? Iba. Yung iba. Yung simula kasi yung talaga yung parang trip ko na tapos din yung mga sumunod. Ano na siya? Sa isip ko na lang na ginawa ko lang kasi siyempre maubusan din ako ng i-gagawin kung mag-base na talaga ako sa nangyari sa reality. So, ginamit ko na rin yung kumbaga yung ano umisip na rin ako sa sariling concept. Na sariling concept. Depende siguro sa mga uso din ano. Bale ano sir? Trip lang. Oo. Ano sir, nung sinabi ko sir yung ano, yung series mo, meron kang 3 male characters, si Bogs, si Kif at si Sher. Tama ba sir? Tama ba? Yeah, yung si Bogs siya yung bale yung ano, yung G. Yung G-O. Parang yan yung ano yung siya yung parang nickname niya kasi masanay kasi ako yung character na Gio dito. Ah, itong yung ano ito yung medyo messy hair, ito ba yun? Yan siya yan. Siya yan. Ito yung Bog, siya yung Gio. Tapos itong si Kif ay itong patulis yung buhok. Sangoku yung hair. Okay. Na laging naka Lakers t-shirt siya, napapansin ko eh. Ano kasi siya eh, ano siya, Kobe fan. So, lagi siya inaasar na, ano siya, na LeBron. Kaya yung number ng, ganun. Okay. So, yung tunay na, ano, na Keith, mahilig talaga siya sa basketball. Fan talaga siya ng, ano, utak ano siya, utak basketball. Na utak basketball. Pag-operate niya kami sa basketball talaga. Yun. Normal yun. Normal yun sa Pinoy. Marami ka makikita ng gano'n. Naalala ko nung kasi nung parang college kami, di eto parang nag-iisang chance lang yun makakainuman namin yung mga girls na mga ganda ganyan. Kasi ano, ang magiinom sa bahay na dapat. Edi, okay na. Papunta na kami. Eh biglang may nag-aya sa akin ng basketball. Sabi, sige pre, sa suda lang. Yun, di na tuloy yung inom namin. Eh mamaganda pa naman yung kasama namin. Bigla siyang umulis eh. Nakakita ng bola. Ayun. Pinagpalit ng ano, yung mga chicks sa ano. Sa basketball. Pinagpalit yung mga bola sa bola ng basketball. Ibang bola. Ayan, ano yan? Respect! Ano talaga? Respect! Respect, ayan. Ball is life. May dedication. Ball is life, yun talaga. Bola muna, bago ano, bago chicks. Yoga. Bola din naman yun ah. Bola din naman yun eh. Mas marami pa yun. Ay, hindi. Diba? Binobola mo din pala yun. Binobola. Yun yung tamang doon. Bola mula bago yung mga bobolahin yon. Oo. Bola muna bago joga. Yun yun. Joga yun. Yun ang ano. Quotable quote. Yan ang ating takeaway mamaya. Bola muna. Tandaan niya yun. Ating takeaway. Bola muna bago joga. Baka mabantayin ito. Yun. Okay. So, syempre itong ano, yung Sher. Ikaw to. Ito yung pinakagwapo. Siyempre. Yeah. Siyempre, yung ano, hair, oh. Mm-hmm. At ikaw yung pinakamabait, siyempre. Okay, tapos yung Jenny Kim O, nasa bang episode yun? Wala pa hata siya dito. Ito. Ito, dyan, si Jenny Kim O Chi.
Kim Ochi. Ah, kaya pala Kim O. Oh, ano talaga siya eh, chicks eh. Chicks sa ano, sa art mo. Oh, kita mo. Yung best ko nga siya inano eh. Naiba iba sa pagano, pero ngayon na-perfect ko na yung perfect na itsura niya. Itsura niya. Parang ano, siya na talaga yung parang pinapaganda mo talaga yung face niya kapag dinodrawing mo eh. Kasi siya parang magbabae eh. Pag binasta mo yung drawing, yung ano, magmumukhang lalaki minsan. Ang priority. Kaya minsan mas nag-enjoy ako gawin yung mga segment niya. Yung character niya. Dahil okay. Explain mo nga sa kung ano niya, kung ano yung character ni ano ni Jenny. Ano siya, parang ang pangit mo sabihin na sabik siya sa lalaki, pero parang ganun siya. Sabik siya sa mga alam mo yung mga ano siya, ang bali ang pinaka-character niya is parang siyang cliche ng mga rom-com, pero laging nauuwi sa mga disaster. Ayun. Parang ano siya, yung fan siya ng mga ano, yung mga romance, yung mga mga scenes sa ano, mga K-drama ganyan. Drama, hopeless romantic. Tapos parang nangyayari, parang gusto niyang i-relate sa sarili niya pero nauuwi sa ano, sa sablay. Mm-hmm. Parang example ito, visit the speed dating niya na isa walang matino. Tapos nakabanggaan niya. Ano ba 'yun? Nahihilo ba ako? Naka-isang bote lang naman ako ng soju ah. That's a lot of damage. Yan na, sorry miss, okay ka lang. Ayun, parang ano siya. Ano ba 'to? Parang naano siya. Parang nakakita siya ng pogi. pero lasing kasi siya. So, 'yun yung magiging ano niya, parang ano, mga parang character arc niya na hinahanap niya yung lalaki na 'yun. Yung lalaki na 'yun. Eh, di ko pa alam kung paano sila mag-meet, pero yun yung pinaka-art niya eh. Mag-meet niya ito yung ano, ito yung black na yan. Then, na-integrate na siya sa mga, sa ano, parang nagkaroon na interaction yung character niya dun sa SGK Boys na, ano, na laging dun nagiging pahamak yung lahat. Kung titignan mo sa episode like ito, yung katabi nung eto yung naka ano siya, naka ganito. Etong number 12. Ayan. Ayan. So ang joke diyan is yung ano. Kasi 'di ba ano nga siya? Parang naiiba siya pag nag basketball. Nagiging sobrang seryoso siya. So, kaya nagkagalan yung ano, mukha. Naging Jojo. Kaya nasiko siya sa ilong ganun. Ano lang siya? Parang ano lang. Parang mga comics sa ano, sa Jaryo na 4 panel lang na ano. Parang mga 4-comma. Oo, nandun na yung joke sa 4 na panel. Ah, yung 4-comma. Oo, yun. Mm-hmm. Interesting. Meron din siyang ano dito eh. Parang sina ano eh. Na, parang babae din yung na ano eh. Oo. Alam ba yun? Naalala mo ba kung anong ano yun? Ayan, itong 18. Yung 18. Oo. 18, 19, 20 yata. Ito ba yun? May nakabungguan siya eh. Hey, ako si Jenny. At dito ako sa library. Dito sa library ko makikita yung one tried and tested na ito. Gagawin ko. So, this is it. Okay. Tapos, ay shucks. Nabitawan ko yung papers na hawak ko. Yan. Scripted na hinagi siya pala. Dali-dali, hawakan mo. Kamay ko. Tapos, babae. Kasi ganun yung babae din yung bakit babae to? Sino ba to, Epal? Yun nga lang, babae din. pero itong babae na to, parang ano din siya eh. Ang interest niya, babae din, di ba? Parang may ano siya na tinitingin siya sa ano eh, kay Jenny eh, di ba? Mm-hmm.
Nawala yung ano character na bigla na yun. No? Yung mga parang sakit Dora, eh. Oh, Dora hair. Naka Dora hair siya. Dora hair siya. Siya naman, ano siya, inspired naman siya kay Lisa ng Blackpink din. Oo. Oh. Ah, Lisa ng Blackpink. Tinako nga yan. Kilala ko yun, pero hindi ko maalala yung tsura niya. Ah, ito. Yun o. Ito yung hair. Kita na yung hair, yung Dora hair. Mm-hmm. Dora hair. Mas cute siya pag gano'n ang hair niya. Mm-hmm. Yan. Baka kasi ibang Lisa yung lumabas kapag gano'n eh. Pero pinalagyan ng Blackpink eh. Baka ibang Lisa'ng popular na Lisa. Hero! Oo. Yun. So, meron pa ako nakita isang karakter, si Paul. Yung may white na hair. Saan ba yun? Yung faded up blonde. Hindi ko malala kung anong episode eh. Pero yun yung isang character na parang recurring. Nag-appear. Parang ito. Ayan yan. Tayin eh. Ayan yan. Ano rin siya. Parang may kaibigan mo din. Oo. O ano lang siya. Fictional lang. Kaibigan mo din siya. Oo. Ayun. Malupit. Parang zombie brains. Tapos shy. Tapos ano, lumampas dahil parang lumabas walang brains kaya nilampas. Hindi pa lang, hindi ko alam kung matutumba ba o ma-offend. Matutuwa. 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 Kaya nga at least ligtas tayo. Brains. Yan. Yan. Ano siya? Parang ano, enjoy ba sir, ano? Kapag gumagawa ka ng comics na ano, parang nakabase sa mga kaibigan mo. Ayos lang, pero kakaroon siya ng limitations, kaya ginawa ko si Jenny para hindi ako maumay. Ah, hindi ka maumay? Oh. Parang nung lumabas, sasama na ako sa tatlong to. Drawing naman ako ng chicks. Pero ano sir, pinapabasa mo rin sila syempre sa ano, mga kaibigan mo na. Ito yung ano, bago comics ko. Ewan ko kung binabasa nila. Dahil nalala ko si Glenn Umil eh. Parang ganun din yung isa niya series eh. Mm-hmm. Na about this mga kaibigan niya. Parang naisip ko, baka mas ano siya eh, yung effective way siya ng pagkagawa ng, alam mo yun, yung mga slice of life. Kung pag ibinasin mo siya sa mga tunay na tao, kagaya ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, o katrabaho mo, baka para makakaisip ka talaga ng ano, yung mga stories na base sa mga pangyayari. Halimbawa, mga nakakatawang ano, pangyayari ng high school, ganun. Ayun, kaya sinubukan ko siya, kasi nga lang, limited din, saka kumbaga parang makakohan ako sa ganun, kaya hindi, parang kumbaga di much challenge, kasi meron ako ano eh. Parang meron kang ano, pagkukuhanan. Eh gusto ko yung pag kunyari especially pag yung pwede ako gumagawa ng comics eh di gusto ko yung nagkakaram ako ng ano yung gagawin ko ng sulat ko, ano yung gagawin ko kwento. Yun. Kaya nag-introduce ka ng ano ng fictional character. O actually base siya sa isang popular na ano na K-pop artist. Ayun. Na chicks. So balak mo pa sir talaga mag-add pa ng characters or ito munang si Jenny? Si, feeling ko si, yan, si Jenny na lang dahil ano eh. Wala naman kasi siyang totally story eh. Yung comics eh. So, para magiging, baka di na kailangan laki ng lore. Mm-hmm. Bale, siguro ano siya, yung hinahanap siguro ni, baka spoiler tong tanong ko, hinahanap siguro ni Jenny ay maalin lang dun sa tatlo. Dun sa tatlong character, si Bogs, Keep of Share. Parang ganun siguro. Pero kahit hindi mo na siya sagutin, baka spoiler yun. Pero hindi naman. Hindi naman. Ano ba, sir? Ano ba yung dito rin sa tatlo o may iba pang character? Na ano? Actually, ang kaya pinasok ko yung Lisa na character. Kasi bala ko sana yun yung maging twist na siya yun. Kaya, naisip ko ano, ako lang ako iisipin yun, pero ang bala ko talaga yung parang yung mabae kanina na sa library. Yun yung gusto sanang gawing yung mystery person. Kasi lasing nga siya, tapos ayun. O nga no? Pero nga, hindi pinakita yung mukha, diba? Mm-hmm. Hindi pinakita yung mukha din sa library. Kaya meron talaga siyang ano,
Baka yun na yun. Ayun. Feeling ko yun nga yun kasi yung damit niya is hindi yung damit nung nilise. Kasi after ng episode na pinakita yung ano, kinimeto na yun. O baka ano, baka spoiler yun. Spoiler alert. Mm-hmm. And ito, pasingit lang ng isa. Kasi okay. With regards dun sa story na nakabase sa life experiences or yung actual na nangyari along with friends. And since nabanggit mo si Sir Glenn, yung kanyang story ng Rebecca Boys, ito ang kanyang response. Mahirap din daw na palaging ganun. Kasi minsan nananadya na yung nananadya na sila ng joke para lang makisama sa comics ng Rebecca Boys. Ay, malupit. Be organic eh. And ito, coming from Rick San Diego, pa-shoutout po kay Gabriel or Gabriel Y. And nag-reply, ito naman si Limart Valdisuez. Pa-shoutout din kay Gabriel Black. Hindi, ako kasi yun. Parang inside joke sa amin. Dahil meron akong... Di man dami account. Kumbaga, account ng pangalan is Gabriel White. Kumbaga, alter na YouTube. Alright. Moving on sa next question, kapatid JP. So, siyempre, siyempre, may mga tanong pa ako gaya ng kailan mo sinimulan, sir, ang yung SGK. Di ba, meron ka ng 28 episodes ngayon. Kailan mo pa ito nasimulan? Last year, pero yung foundation niya, medyo ang dark and grim nung nung reason ba't ko siya nagawa . Na nasa kasi ako noon, nasa kumbaga yung darkest years ng hindi mo ako naman siguro nung buhay ko, pero ang nasa ako noon, nag-work ako sa Balintawak ganyan, so alam mo yung parang clueless ka na sa sa life noon, tapos nasa parang food court ako ng mall, then nagaano ako siguro pa lang to 1 year after ng graduation. So, nasa food court ako, tapos wala akong natingin sa kawalan. Tapos, na-miss ko yung mga barkada ko. Kaya, kumuha ako ng ng band paper. Tapos, gumawa ako ng comics na about sa kanila para lang Tapos, yun, dinrawin ko siya. Hanggang sa akin, pen-drawin ko na yun . Kaya, tapos after few years, edi, inano ko siya. Inubo ko siyang gawin digital. Sin-upload ko. Tapos, edi, sabi ng nung friend ko, yung dalawa, yung sa nila Gio Sonic Gift, na parang, pre, go, and parang, tuloy mo lang, gawa ka, parang, ng weeklips, upload mo, pabasahin namin, ganun. So, sila din yung naging parang deciding factor na, sige nga, subukan ko. So, ayun, hanggang sa, nailab ako sa pagko-comics ulit. Kasi, patagal na ako gumagawa ng comics . Mga grade 4 pa lang ako. Nagko-comics na ako. Sama din yung mga friend ko dati na gumagawa ng comics. Ako lang natira. So, ayun, natuwa lang ako na nakakagawa ito ako ng comics. Kaya yun talaga yung kumbaga yung passion ko nung elementary ako hanggang high school . Gumagawa ako ng comics sa likod ng notebook. So, din, sir, siya, mga short stories din, mga 4 comma din. Mga long, running. Long running yun. Mga pero, comedy. Ang banggitin ko lang. Title niya is K-9 and Friends. K-9 and Friends. Ang tawag sa ganun yung mga hayop pero mukhang tao na parang humanoid gano'n. Parang isipin mo yung mga kung familiar kayo sa funny comics, paano siyang Tomas and Kulas. Okay. Ayun. Mga ganun. Para siyang mga toons style na Mga sila pag Spani, ganyan. Spani, ganun. Okay. Ganun siya. Comedy, ganyan. Okay. Tapos, ang dami kong mga kung nakasama pa sila, doon sila Undertakers, sa mga character. Tapos mga ibang anime, ganyan, nahalo. Kasi, bata kaya hindi naman talk sa copyright . Kaya,
Oh, kung kayo-kayo lang din naman ng ano eh. Kung sinishare mo lang din naman sa mga classmate. Sa friends mo. Oh. Mm-hmm. And okay, okay, okay naman. Sa inyo bang magkakatropa, sir? Ano? Ikaw lang talaga yung nagko-comics? O meron ding iba? Ngayon ako na lang. Pero dati nung, yan, nung elementary kami, yun yung gumawa pa kami dati ng ano, ng parang, kumbaga, sarili-sariling ano namin na parang club na inside, pangalan nisa, no? Comics community, ganyan. Ako yung, ako yung president, ganyan. Tapos lahat kami, parang competition, nagpapaganda kami ng comics. Pinapapasa namin sa mga classmates namin kung sino yung pinaka-nakakatawa, ganyan. Eh, okay. Ako lang yung marunong mag-drawing. Sa kanila, ano, ang gara. Malupit. Kumbaga parang meron kayong ano, sariling community na kayo na kayo. Kasi yung ano eh, di ba kasi nung dati wala pang masyadong Facebook, internet. Mm-hmm. Parang paggagawa ka ng comics, minsan mahirap i-share sa madami dahil alam mo, mahirap mag-upload ng matataas sa files, di ba? Mm-hmm. Pero pag meron kang ano, may mga kaibigan na same kayo na interest, magdo-drawing kayo pare-parehas, tapos nag-share kayo ng mga comics niyo. Parang di ba ang saya, di ba, pag ganun? Mm-hmm. Parang ganoon din siguro tayo dito sa WebKom eh. Uh-oh. Parang nag-share tayo ng mga comics as a community. Para medyo mas ano lang, medyo digital nga lang tayo. Mm-hmm. Yun. Yun. So ano sir, okay, next question ay nawala na ako sa susulit yung question. Sandali. Yun. Sample episodes. So tingnan natin yung mga sample episodes si sir. Ating check yung mga napili kong ano, mga favorite ko na ano na four common ni sir. Yung Adonis dahil ano popular ang Adonis sa WebKom. Ito ba 'yon? Ayaw niya na maya. Road to Adonis. Job interview sa Adonis. Macho dancer. Asa namang patulan ko to? Starting salary 55,000. Tapos yun, nag-ano na, nag-calculate na, EMC squared pa. Meron pang ano, ano ba ito? Pythagorean theory pa ata ito. Ano ba ito? Formula ng cone? Mm-hmm. Pakuha ng circumference ng circle. Or radius ba yata yun? Basta ganun. Meron pang Easter egg yun. May Easter egg yan, yung ano, 11703. Yeah, ano ba sir ito? Code. Code yata ito ng... Code yata ito ng ano... Search ko nga. Wag. Metamorphosis na ano, doujin. Ah, 'yun. Mamaya sa-search natin. Offline na. Tapos 'yun, ano, naisip niya 55k. Wala, meron na siyang ano, kotse, bagong Nike na sapatos. Si LeBron ba 'to? Oh, si LeBron. 'Yan. Ay, ito yung mahilig sa basketball, yung Keith, ano? Ayan pala, LeBron, no? Hit my music, yun. Touch. By you're touch, my... You're my all-time lover. Ah, yun ba yun? Oo. Go LeBron, skip. Masaya naman, sir, si ano? Yung katropa mo na ginawa mo siyang Adonis. Nabasa niya na ba ito? Nabasa niya mo siguro. Sana siya. Pero ano ba talaga? Nag-Adonis ba talaga siya? O joke lang to? Joke lang naman. O, dahil marami talagang Adonis dito sa WebKom. Kaya ano, literal. Yeah. So, tingnan natin yung episode 8. Meron akong favorite dito, yung Tarakain. Oy, speaking of Tarakain, para yun. Sa ating community, maganda nang maitanong, kumain na ba kayo? Yan, meron akong katabi dito ng ano, nasa bang side ko to. Ito pala. Yan. Kain na kayo ng ano, ng Canton sa background. Ayun. Yo, tara kain. Oy, kain, sabi ni ano ni Keith. Ang sarap pala ng isaw dito, pre. Eh ano siya, parang inalok siya nung Keith tapos in-snatch mo yung ano. isaw niya. Yung feeling na ano, inalo ka lang tapos kumain ka talaga. Kasi diba, sa ating mga Pilipino, ano, alam natin yun yun na parang, uy, yung kahit di ka naman talaga kakain, di mo talaga siya papakainin kasi ano lang, courtesy lang na parang, uy, parang kain po tayo, ganun. Kain po tayo, ganun. Eh, kinain talaga. So, kain talaga.
Masarap pala ng iso dito, pre. Bakit ganyan tsura mo? Problema mo? Isa lang yung iso understood na yun. Natanggihan mo. Dapat ba't kinain mo? Bakit nag-alo ka pa? Dahil siyempre pagkaibigan mo talaga, wala kang ano, walang hiya. Burauti mo talaga. Asaran mo talaga. Kainin mo yun. Ganyan yan eh. Okay. So, pang-favorite ko dito yung number 10. Episode 10, isa prank. Uy, nag-chat si Bogs sa group chat namin. Ano kayang meron? Beep, beep, beep. Ito, mga katropa niya. Alam mo, bro? Yung mga bro, alam niyo ba? Alam niyo na? Alin yun? Alin? Panoorin. President major announcement. Tapos ito, Oni-chan! Ah, kimochi! Hayomete! Sugoy! Ah, Daisuki! Ah! Eh, nasa ano siya? Nasa MRT siya. Namuntik na mangyari sa akin to eh. Kaya ano. Naka-loudspeak. Ah, malupit. Tapos malala pa niyan, pag halimbawa mga ano, yung tipong mga... Pusa natin siya na eh. Hindi ko na i-kwento. Ano sir yan? Ano? Hindi na, ano ko yan eh. Doon ko naisip nung ano. Kasi may time na ano. May nag-send ng ano, yung... Ang video link tapos ang caption niya, ano. Sunog sa MOA. E di, okay. Tapos pag play mo, biglang uungol lang, napakalakas yung ano. Oh. Sunog sa... Parang ano yun. Clickbait. Yung tama. Mm-hmm. Clickbait. Dahil syempre, may ano ka eh, makukurious ka eh. Pag-click mo, play. Yan. Kimachi! Mm-hmm. Sa climax agad, yun mo lang nagano. Tapos agad pa daw yung volume mo. Oo. Mm-hmm. Oo nga. Dinig hanggang doon sa ano sa may driver or. Muntik na mangyari sa kanya kaya ano lagi talaga ako naka ano bago ako mag-play ng music o ng mga scenery na video lagi naka ano muna low muna yung volume o naka mute. Delikado pag ano eh. Delikado pag nasa MRT o nasa ano ka public transport. Yan, so meron pa tayong isa dito number 13. Last one. Love sick bump. Ito malapit. Ito si Jenny. Ano si Jenny? Practice kissing gamit ang water bottle. OMG. Shock, walang matinong... shock, walang matino gagawa nun ha. Shocks. Medyo ano pa, parang ayaw-ayaw niya pa. Tapos may hawak siya, may kinuha niya yung bote. Pero possible na matuto kung humalik gamit ang water bottle. No, Jenny, hindi ka ganyang babae. Stop! Yun. Anong ginawa niyo sa bote? Wala namang masama kung subukan ko. Tapos nakita nung ano nung isa, naka-chup mga smooch kits. Nakita niya, no? Ara-ara. Akala ko kasi iba yung gamit niya sa bote eh. Hinalikan niya pala eh. Iba yung talaga yung naisip ko. Mas malala eh. Yun, malupit. Patay yung aso. Nosebleed. Nosebleed yung aso. Oh, ayan. Yung sound effects yung direct mochi. Ikaw ba yan mochi o SFX? Yan, nalupit. Nicer. Ano siya? Slice of life talaga. Okay, meron pa ba tayong oras? Lumang oras na dyan. Yan. Baka mag-overtime na tayo. Madami tayong ano, tanong eh. Pero sir, ano? Ano sir yan? Mike D? Ano lang, no. I just like to say shout out kay Abby Bokiron. Lovely evening, Ate Abby. Yan, shout out kay Ate Abby. Yan, remind ko lang sa ano, sa mga bagong pasok, may pa-contest si ano, si Sir Glenn Umil. Yung magse-send ng ano ng stars, yung top 1 at top 2 na sender ay makaka-receive ng mahiwagang WebKom night light. Yon. Sinam na, magpatumpik-tumpik pa. Dahil ano na ako pang hinahanap yung inhaler ko? Hindi ko makakita. Oh, meron ako dito ng ano eh, vaporizer eh. Pero sinisipon din ako eh. Yan, ano, so, ang question sir na sunod ay ano, ano bang tools at tools, hardware, software na gamit mo sa pagdodrawing? Meron akong ano eh, ang pangalan ng drawing tablet. Ano yan? Yung mawarayin lang, ano yun? Yung may 420 ba yun? Intuos ba yun? Wacom? Wacom, yun.
Wacom. Oh, mamahalin 'yun. Mamahalin 'yun, Wacom. Oh. Wacom oh ano siya, yung ano pa yung isa? Nalimutan ko din yung pangalan eh. Basta ano siya, pentab siya. Pero hindi siya yung parang may screen, ano lang yung parang cellphone lang na item na ganyan. Hindi ba, hindi dahil kita. Tapos may ano lang, may drawing pen lang. Pentab siya. Tapos sa software na ginagamit ko pang drawing is gamit ko is Fire Alpaca. Mm-hmm. Ano sir, yun? Free? O license ba siya? Free. Free siya, kaya inang kaya eh. Mm-hmm. Mabilis siya sa PC ko eh. At compare sa mga Adobe. Ang tagal bago mag-open, nainis ako. Kaya yung Fire Alpaca kasi ano, parang kasing bilis lang ng ano, ng MS Paint. Mabilis yun. Mm-hmm. Pag MS Paint, oo. Ang pangit lang niya is yung ano, about sa wordings, wala siya ng mga wrapping na hindi mo siya kaya i-twist-twist ganyan. Talagang straight line lang siya. Pero makakapili naman siyempre ng mga gusto mong font. Marami namang font. System font. Tapos may mga din siya, mga brushes na okay naman. Ayun, malupit. So ano siya, ang gamit mo ay desktop computer. Pag-drawing. Mm-hmm. So digital si sir, digital artist. So hindi mo sir na try na mag-traditional yung papel kasi i-scan mo. O matagal na yon siguro. Dobi-dobi nakakabad din. kaya nga for panel lang yung comics ko, tamad ako gano'n. Ano yon, hassle yon dahil ano ka pa. Pero ngayon, medyo madali na ngayon dahil pwede mo na kasi yung picture ng phone eh. Alam mo sa kasi, mas malino pa yung picture ng phone kaysa sa scanner. I-scan mo, meron ng way para ma-clean. Mm-hmm. Pero ano sir, ano yung workflow mo sa pagdodrawing? Halimbawa, mag-iisip ka muna ng storya, tapos saka mo i-sketch. So, kwenta mo sir yung ano yung workflow. Usually, ano, kasi kunyari na ano ako, wala akong maisip na story, ang ginagawa ko talaga, ano, bumabiyahe ako. Kahit lang ako pupuntahan. Kasi naghahanap ako. Bumabiyahe ka? Okay. Kasi naghahanap ako ng since ano nga kasi ano siya, sitcom, slice of life. So, titingin ako sa surroundings na sa environment ko kung ano yung pwedeng kunyari, nakita akong nalug sa kanal. So, isip ko paano siya paano siya magiging comics na ano yung paano yung magiging scenario. Nung kanina lang, nung papagupit ako, parang nakaisip ako ng topic for next episode. Kasi, nagabisa sa environment, tapos kapag nakakuha na ako ng storya, gagawa ako ng draft. Mm-hmm. Kasi medyo challenging kasi pag core panel eh, limited lang din kasi yung frame mo para may kwento yung gusto mo may kwento. Kailangan sa apat na panel, mabigay mo na yung setting, yung joke, saka yung kung ba yung pinaka-punchline. Ano ba sir John? Minsan ba lumalampas ka ng 4 panel? O, hindi ko kasi nabibilang eh. O talagang strictly siya. Talaga lang na 4 panel talaga. Strict siya. Strict siya. Try ko na rin dati yung 4 comma. Ang mahirap talaga sa kanya, 4 panel lang. Oo, dahil pag humaba na, hindi na talaga siya ano. Oo, nandaya ka na. Siya 4 comma, nandaya na. Oh. Ano sir, may sasabihin ka pa? Pala, sa kwento mo. Tapos edi yun at nakapag-draft na ako, saka ko na siya i-drawing. So yun, habang nag-drawing, makikinig ako ng podcast. Tapos para, nalilibang din ako. Ayan, so, ang weird lang kasi, matagal siya mag-drawing. Yung 4 panel na yan, ginagawa ko, whole day ko siya ginagawa. Matapos. Whole day. Compare nung sa mga unang episode na talagang kaya ko siyang gawin ng less than 1 hour. Parang medyo naging medyo umarte ako. Parang gusto ko kahit papano may details. Kaya inabot ako ng whole day talaga.
Dahil syempre, kasi, ano eh, yung sinasabi mo nung una, parang, alam mo yun, yung unang mga episodes mo. Trip-trip lang. Parang mabilisan lang. Pero syempre, nasasanay ka na sa, ano, pag-drawing. Mm-hmm. Unti-unti siya nag-ano, nagiging detalye. Kasi naman eh, sa art. May background na. Ito naman. Detalye na talaga. May background, may blur. Kaya mm-hmm. Nakaka-experience ka talaga sa ano. Di ba? Puro sa genuine na lang ina-upload ko. Sa genuine na lang dahil... May bias eh. Dahil syempre kung ano yung ano eh. Kung ano yung film mong gawin nung araw na yon. Oh, siyempre. Oh. Puro Jenny nga yung huli mo. Ito pa siya eh. Yeah, carpooling hairline. Share mo lang. Ayan, lupit. Nice. Yun. And speaking of malupit, ito, coming from Hiro Yugi. Ayan, oh. Hiro Mitarashi Guraheda, 174 stars. Woo-hoo! Let's go! Tapos may kadugtong, mas maliliit yung huli. Let's go. 54 stars. Ito, alam naman natin yung ating contest for tonight coming from Sir Glenn, Nightlight. Yes. Hindi na counted. Ang ating stars party, ito. Hindi counted to, ha? Party. 100 stars coming from Sir Glenn. So, ayan, we have 5 minutes to activate the stars party. And ito, Kojong Manalo. Woo! Hello, magandang gabi sa inyo, sir. 100 stars being sent right now. So, ayan. Ramdam ko uulan na ng stars dahil night natin ito. Yeah. And we are now 20% sa ating stars party. Hopefully, ma-reach natin yung complete natin yung stars party. And ayan. It should be fun for tonight. Ano ba tong ano stars party na to? Medyo noob ako dito eh. Pag napuno to, ano mangyayari? Sasayaw si Dreng Pochi. Ayun pala, sumasayaw na ako. Stars party. Yeah. Ayan, oh, ito 200 pa galing kay Sir Glenn. All right. 60%. Oh, para sa ating audiences diyan. Lakas mo pa. Ano na? Oh, wow. Lakas mo pa. Oh, ito mapapanalo na, no? Saan pa kayo? Bihira lang to, oh. Once in a lifetime lang to. Kunin nyo na, oh. Hindi lang isa, dalawa, oh. Top 1, top 2. Oh, baka makuha nyo pa yung second. Oh, ha? And ayan, 80% na tayo with another 100 coming from Elfani Bailon. Thank you so much, kokonti na lang. Plus, 75 na. From Limard. Itak-tak mo. Itak-tak from, mo. Power, oh, ayan. Woo, 5% power. Na lang. Sasayaw na si Direk. Oh, na. Yeah. Dahil siyempre, ano na eh, yung next segment natin, kantahan na. Kaya ano na, punuin na yan. Wala ka mata na si Sir. Nakahanda na. And ayun, another 179. Woo! Pinuno na ni Hiro Yugi pa, shoutout po. Ayan na, but raise your hands. Whoop, whoop, whoop. Oh, yan, dapat daw sumayaw. Teka. Sasayaw na. Parang bayani at bayani lang. Hi! Hello, Miguel. Nakaya tayo. And ewan ko kung nakita nyo kanina yung throw your hands up in the air, the wave. With various colors. Yeah. Thank you so much sa lahat ng sa inyong lahat na nagpadala ng stars. You have made it possible. Stars party tayo for tonight. Party. Tima. Eh? Ela. Lavato. Lavato. Tima. Yan. Polar yung ano na yan. Chi mo. Kimo-kimo-chi! Oh. Ayos! Salamat po! Sa ano? Thank you so much! Mga cultured sila. Nawisan ako dun ah! Nahapo ako dun. Parang bagong ano lang. Nahapo ako dun ah. Sa sayo.
Yeah, maraming salamat po sa ano, mga nag-send na ano, mga bituin sa gabing madilim. Ilan na ba stars natin? Hindi ko mabilang eh. Over tayo dun sa stars party, so that is ano, more than 500, and it takes about 500 to activate yung stars party. So yeah, all in all, that's about more than 1,000 for tonight. So yeah, thank you so much sa ating mga nagpadala ng stars. Sino kaya mananalo? Oh, yeah, sino kaya mahihila ko? Yun! So ano, bilang pasasalamat sa ano, mga nag-set ng stars, aalanin tayo ni ano, ni Sher ng ano, mga songs. Hindi lang song. Songs! Multiple. So, pili ka, sir. Beatles or John Denver? Ano yung una mong ano? Iaalay kay ano, kay sa iyong sinisinta. Beatles na lang siguro muna. Pang-closing kayo. Beatles. Beatles tayo. So, share natin ang ating ano, mahiwagang stop presenting and share tab. Nice. Yan na, exciting na, naihina ako. Habang kumakanta na si sir, iihi muna ako. Okay, share. Share mo lang. At so, ating full screen. Okay, makikita ko yung ano. Tignan mo na, nasa gitna. Kinantala kasi namin ni Mochi ito kanina, kaya nasa gitna na eh. Nag-practice lang. Pressing lang. Para maganda yung sounds. Ito ba yun? Parang iba na yata to. Ito ba yun? I will, ano? I will. Okay. Sige. Okay, start ko na. So, ladies and gentlemen, Sir Sherwin Marcel. Beatles shirt. If I ever stole you, it didn't catch the pain, but it never really happened. I always feel the same. Pray you see, say, kanina pa! Oh! May hangover pa ako. Hindi mo kasi kami kagabi. Ah, lupit. Lupit, lupit. Ito yung mga gusto kong guest. Talaga nung in-invite ko si sir. Oh, sir, kakanta ka sa karaoke, ha? Okay, sige. Yeah, yeah, gusto natin eh. Yes. Ma. Hindi pa bebe. Oo. Ano keme-keme, oh. And speaking of ano, yung sinabi ni Tere kanina na order na sisig sa table 6. Shoutout nga pala dun sa waitress ng kanya-kanya ano, video open bar sa WebKom Discord server kay Gwen Mawata. Sisig ka naman. Yan. Sisig ka naman. Oh, yan. So ano, ano ba? Meron ba tayong mga nagsendo na bago? Bago kantahin ni Sir yung ano? Yung John ano? Denver? Puro tagay yung ano eh. Puro siya, puro tagay. Yun yung tagay. Lahat gusto mong bumalik eh. Magkaroon kaya tayo minsan ng isang katunan ng podcast na inuman session. Pag kayo umuwi sa Pilipinas, balikan tayo. Ayun na, isang ano lang tayo. Isang
Tapos yung ano lang tayo, isang camera lang, magkakasama tayo. Oh, iluman tayo. Pwede. Iluman, Kantunan, Kapihan. Sa graduation ni Hero. Graduation pa. Oh. Doon tayo sa ano lang, sa Bicol. Pag-drive tayo. Malawak yung panama. Eh, yan. Unang shot. Ginawa kong lahat. Yun. Mula kay ano, kay Limart Balongo, Balongo, Bal, this US. Kami yan. Sana na gusto ka sa kanyang tama yung play ko. Eh, kailan yan, ba? Another 50 stars from Hero Yugi. Taga! Gusto manalo! Manalo, meron. Baka, baka nag-record na siguro si Hero. Alam mo yung kalkulay. Ilan na yan ang isa na pari. Mo na. Parang, oh, sin. So, sa mga ano po, mga bagong pasok po, remind ko lang, meron tayong pa-contest na WebKom Night Lamp. Kung sinong pinakamadaming nasend na stars, ang top 1 at top 2, ay makaka-receive ng pre-shipping na WebKom Night Light. So, congrats sa mananalo! Congrats, ano? Si Grenoble ba? Si Sir Grenoble ba? Di ba nagsesend siya? Baka manalo siya. Ano, sinabi naman niya kanina, hindi daw counted yung kanyang... Ay, di ba counted? Oh. Hindi pala counted kay Sir Grenoble. Baka ano, sinasama mo Hero sa calculation mo. Baka ano, hindi kasama si Sir Grenoble. Oh. Okay, so next song. Next song. Chat. Ready ka na ba, Sir? O ano, ready na, warm up lang yung kanina. Ito na talaga yung ano, pang ano. Kahit sampu pa. Okay, sampu. Eh, nako, kahit sampu. Okay lang, basta kantahan. Kahit nag-overtime. Okay lang yung Sir Mochi. Kung ano. Labang tissue dyan na magka-correct yes. International ba daw ang shipping? And ayan, tanong din ni Sir. Gawa natin ang paraan. Join din daw. Makauwi ng Pilipinas. Oh, international shipping. Dahil lang sabi kasi sa akin ni Sir ano, Glenn O'Mill, ano lang, delivery lang daw yun sa ano, Pilipinas daw. Ha, pwede siguro ipa-deliver sa kamag-anak nung ano, mga nasa abroad. Oh. Malay mo, pwede, baka may kamag-anak ka sa ano, Pilipinas, doon muna ipa-deliver para magamit muna nila, tapos pag umuwi ka sa... Kira na. O baka ano... O kaya ipadeliver mo sa kamag-anak sa Pilipinas, tapos yung kamag-anak mo sa Pilipinas, ipa-ship. Sila yung magbabay ng shipping papunta sa abroad. Yun pwede, pwede. Kaso baka mahal yun. Pero yun, yun ang ano, sabi ni Sir. Philippine lang daw na ano. Yung mga friends ng ating guest, ayan, nagdadrop na ng mga background information. Freddie Mercury daw, and Michael Jackson daw ang favorite. Ay, yung mga aso mo mochi, sa'yo ba yun? Hindi. Sa akin yun. Nagamba na kung mata ako eh. Oh, gusto mo makising along. Okay, next song. Ready ka na ba, sir? May play ko na ito? Oh, sige lang. Kahit na hindi na ba. Ladies and gentlemen, yes. This is Carl Sherwin, myself. Oh. Yon. Tall Space Cowboys. Howdy, partner. Almost heaven, West Virginia. To reach mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains. Like a let's go! Take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama. Take me home, country roads. Gather round her, miners made it, danger to the water. The table tied. Dark and dusty,
Baby, the sky is the face of moonshine. Teardrop in my eye like a crack in the road. Baby, oh, to the perfect side of love. West Virginia, mountain mama. Baby, oh, the voice in the morning as she calls me. Radio's on the beach, of my home far away. Driving down the road, get a feeling and touch your feet. Oh, yesterday, country road, walk me home. To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road, take me home, to the place I belong. Face cowboys. Alright. Namimiss ko yung ano, kay Noman yung biyana ng aking kapatid. Mga ganyan ang song choices lagi. Beatles fan kasi yun. Tama. Yan talaga yung swak na swak sa karaoke. Mga jukebox music. Dahil yun talaga ginawa ng karaoke. Talaga ano yan. Sir, kontuwa atin ano, mga followers natin dyan, mga star senders. Yan! Very nice! Shot! Balik na! Oh. Ano po sir? Sa ba? Sa ba? May oras pa! Ito, oras pa. Oh, ano sir? Meron ba sila ibang request? Pasabay natin si sir pag ano. Ano ba request sa comment? Hanapin natin. Michael Jackson daw eh. Freddie Mercury. Oh, Bohemian Rhapsody tayo. Bohemian Rhapsody. Hindi ko kasi masyadong alam yun, pero tignan natin. Hindi mo alam yun? Pero, alam ko yun, pero... Okay. Oh, hanapin natin. Para po sa ating audiences, as part ng aming pasasalamat po tonight, Stars Party, ito, ayan, additional na kanta para sa ating. May pag-encore, ano? Ayan. Queen, Bohemian Rhapsody. And lahat daw ng hosts and ang ating guest, kakanta for this one. Wait, yun na. Let's go. Sana sing. Is this the fantasy? Open your eyes. Look up to the sky. Ay, mali! Shit! Sorry. Volume dapat yun eh. Malala na to. Don't Patay na po pala sa Freddie Mercury.
Tumalangit na ba? Just kill the man who come again this day. Pull my trigger now this day. I'm up like a spider. But now I'm drawing all away. I'm if I'm not back again this time tomorrow, then all I know is if nothing really matters. Tung 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 tung. And she will tell us fine, but it's aching all the time. Goodbye, everybody! The truth. Mama! Wala ba kayong mga kamay? I see a silhouette of man. Michelangelo! Woo! Oh, wow. Nalo ko.
Talaga naman, naano ako. Naano talaga ako. Naantig ako sa kanta na siya. Talaga naano. Kumbaga sa The Voice, eh, mapapaturn ako ng chair. Pag naano. Mapaano? Mapapag-home ka, ano? Pero nice, sir. Ano ba? Isa pa? Gusto mo pa? May 5 minutes pa? Okay, ano siya? Ano? Ano na, mag-over time na pala tayo. So, mm-hmm. Yun sir, ano, part 5, ano, promotion. Ano ba sir, ano, may mga ipopromote ka ba na, ano, na future episode ng, ano, o mga, baka may mga bagong series ka na, ano, plano. Mm-hmm. So, pero wala pa ng mga plano magdagdag ng series. Ang time-consuming kasi. Pero, promote ko na lang siguro yung, ano, yun nga, yung SGK sa WebKom. Siguro baka next week mag-upload ako ng isang bagong chapter kasi may nahirapan pa mag-upload last time. Tapos, kakalabas lang doon bago kong episode ng Sher Mo Lang sa Spotify. Nasa, hanapin nyo siguro sa, ano, sa Spotify or what. Pero siguro like nyo din yung ano, Facebook page ko na Sher Mo Lang. Makita nyo din yung bago kong episode na about rejection. Yun yung topic na napag-usapan namin last time ng aking guest. Ayun yun lang naman. Yun. Mm-hmm. So, sana po sa Spotify, nakashare ba screen ko? Yun, nakashare ako ng screen. So, sa mga ano dyan, may Spotify dyan, ay follow nyo lang at ano, mag-listen kayo sa mga podcast ni, ano, ni Sir Sher. Madami-dami na to, madaming topics. Ilan na ba to? Parang nasa 20 na siguro to. 36. 20 plus na ano, na mga podcast. 36 episode na siya. Oh. So ano, kung after ng kantunan at ano, gusto nyo pang makinig ng podcast, so yan, Spotify na. Subscribe sa Spotify, tapos listen-listen lang. Oh, pwede rin yata kahit hindi ka subscribe, eh. Meron lang ads siguro kapag ano, makinig ka. Kapag di siya naka-premium, ganun. Kapag di naka-premium. May diba? Technique so, dyan. Inspect element. Bukod mo yung link. Itadownload mo sa URL. Oo nga, no? Pwede yun? Pwede ba yun? Ginagawa mo ba yun? Oh, may client cast kami na podcaster. So, ako yung nag-edit ng mga podcast niya. So, doon ko na nakuha yung technique na pinagbabawal. Oh, ano siya? Forbidden. Forbidden technique. Forbidden technique. Parang ano siya, sexy no jutsu. Forbidden. Yan. Mm-hmm. Yan na. And, so, ano siya? Ayan. Pasingit lang ako ng isa sa, of course, pinopromote natin sa ating community. Maraming salamat sa lahat ng dumalon at nakisali sa huling, in the past 3 nights until madaling araw. Sunod-sunod po, Wednesday, Thursday, and Friday. Wow. Well, the usual schedule po ay Friday evenings ating Discord server. Andun po tayo. Laging merong game night. And it's labasan ng feelings. Nagkataon lang na this past few days, marami yung nangangailangan maglabas. Oh. So, invite ko na din si Sir if at any point in time you feel like sharing something with anybody or just everybody. Yeah, feel free to join us at ating Discord server. Sir, kung gusto niyo rin makakuha ng interview sa inyong podcast, pwede kayong kumuha doon sa ating mga WebKom member. Yes. And nako, ayun, madami dyan. So, see you dyan. Guys there? Yan, kita Discord server. Mm-hmm. Wow. Siyempre, ano? Sige, sorry. Ano, sir, yan? Sige, ikaw muna. Sabi, ano? Dapat, supposed to be, i-guess ko dapat si, ano, si Kapo Max. Oh my God. Isa sa mga episode, medyo madalas siyang busy kaya di matuloy yung recording namin kasi fan din ako nung series niya na ano, ang anong series niya yung Berserking. Mm-hmm. The Berserking, parang shonen, parang siyang shonen shonen joke, style. Mm-hmm. Malupit na ano yung artist yun, si Kapo Max. Siyang art ng WebKom, eh. Siya na nag-drawing yung nasa likod ni JP. Ito. Ginawa ka na nga, diba? Oo, oh, uro ka na, Ma'am Jam. Pero yun,
Bukan mo na ba video ko. Oh, legit, legit. Pero yun, syempre, ano, huwag nyo rin kalilimutan na mag-send ng nudes kay, ano, kay Sher Mo Lang sa ano, WebKom PH. So, activated na yung kanyang ano, send nudes. So, punta lang kayo sa series niya, sa episode niya, sa profile niya sa WebKom PH, at click send nudes at mag-send kayo ng nudes para to support Filipino artist. Ano lang, murang-mura lang, 100 pesos lang, marami ng nudes na mai-send. Yon! Yes, yes. Oh, and that's yon, about ano ba? For our episode tonight, I guess. Yon, pero ano ba, yung bang winners ng ano, ng mamaya na yon, after na ng ano yon? I-send ko kayo, sir. Sir, glad. Ah, yeah, announce offline na. Ayun, nice, nice. So ano sir, ano, maraming salamat sa ano, Sir Sherwin sa ano, pagkapaunlak mo sa aming ano, imbitasyon na mag-guest. So, sana maulit muli. Sana maulit muli. Yun. Bitin pa sa karaoke. Yeah, so ano ba mga ano, mga co-host, meron ba kayong mga final remarks? Parting shots o ano, takeaway? Yung nakakita po ng aking Vicks Inhaler, makikisoli na lang sa kwarto. Maraming salamat. Kanina mo ako yung makahinga. Grabe. Yun ako din, sinisipon din ako eh. As for me, yung ating labasan ng feelings, just to remind, ayan, and thank you so much sa ating lahat ng audiences na nanood right up until to the end, and of course, sa lahat na nagsend ng stars for tonight, thank you so much. Highly appreciated. And as always, ayan, we'll see you next time sa ating sunod na episode ng WebKom's Kantunan. Yep. So ano, huwag kalilimutan, bola mo na bago yoga. Yeah. Ayun, very nice! Bye. Sinimulan laban mo yan, subukan mo lahat ng pwede, kahit pasutok sa buwan.